Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung paano mag-recondition ng lupa na napagtaniman na. So, ang example natin dito ay itong aking pinagtaniman ng talong. So, magulang na itong talong. Actually, may mahigit 1 taon na to. Niratoon ko na rin siya para muling magbunga. Pero ngayon, kukunin ko na yung kanyang lupa. At pag napagtaniman na natin yung ating lupa, ano po, eh syempre, very small or very low na yung matitirang nutrition sa kanya, yung sustansya ng lupa, halos wala na yan kasi nga pinagtaniman na. So, ang kailangan dyan ay imbis na itapon, ay i-recondition natin. Gawin natin uling malusog yung lupa. So, paano ba ginagawa yan? Yan ang ating gagawin sa video na ito. Alright, so meron tayong batsa para masahod natin yung lupa. At o nga pala, no, medyo pasensya na pagka maingay yung paligid at nasa labas tayo. Siyempre may mga dumadaan na sasakyan, paminsan-minsan maingay yung ating paligid. So kunin natin yung lupa. Ayan, ayan. Alright, kuha na natin. Ngayon, yung lupa natin, ano, na pinagtaniman, kung halimbawa yung ating tanim ay namatay dahil sa fungus, inatake ng peste halimbawa, at yung peste ay sa tingin natin nasa lupa, ang isang pinakamagandang gawin dyan ay ibilad muna siya sa araw hanggang maging tuyong-tuyo. Ano, pagka natuyo na siyang mabuti, ayan, more or less ay patay na rin yung mga fungus dyan, kasi yung fungus nabubuhay yan doon sa madilim at malamig na parte ng lupa sa ilalim. So, ibilad muna. Ngayon, kung wala namang peste, no, nasumira sa halaman mo, okay naman yung lupa, so pwedeng direkta yan. So dito, makikita natin, matagal na rin kasing patay itong halaman ko na ito, natalong. So, hindi na ganun kalago yung mga ugat na makikita mo sa kanya. Pagka masyadong marami ang ugat, ang magandang gawin dyan ay i-strain. So, itong isa naman. Yan. Yan. So ito, may mga ugat. Yan. No? Ito mga ugat na to, mas mainam kung maalis natin. At gaya nito pangalawang container na to, medyo maugat yung lupa sa kanya. Kung maliliit na halaman lang yung ating paggagamitan sa lupa, mainam na yung ugat na to ay patanggal natin. Lalo na kung halimbawa kung nagkasakit yung halaman. Pag kailangan ko mag-strain, ginagamit ko ito. Ayan. Chicken wire ang ginamit ko dito. Ayan. So, pang-strain ito ng mga bato, pati na rin kung maraming ugat yung lupa. Mas maganda mag-strain, syempre, pagka ano, tuyo yung lupa. Ayan. So maraming may iwanan na ugat pagka ini-strain mo yan. At least yung mga malalaki ay hindi na kailangang sumama sa pagtataniman. At least yung malalaking ugat ay hindi nasasama. At ito, medyo pino na siya. At mga gabuhok na lang yung ugat na sasama. Ngayon, kung gusto mo maging talagang pino yung lupa, mas train mo talaga, karamihan, gagamit tayo syempre ng mas pino. At ito naman yung pinang-i-screen ko pag gusto ko na talagang maging pino yung resulta.
Ayan. Ayan, pati yung mga maliliit na ugat, may iwan na, hindi na sasama. Alright, ayan. At ang magiging resulta, ayan, gaya nakikita mo, pinong-pino na yung lupa. Alright? So, pwede na bang pagtaniman ito? Hindi pa, kasi wala pa itong sustansya. At para magkaroon ng sustansya, ang gagawin natin dito ay hahaluan ng compost. Now, bukod sa compost, marami pang pwedeng ihalo na organic matter dito. So, sa paghahalo, mas importante, organic matter yung gagamitin natin sa ating lupa. Bukod sa compost, nandiyan ang vermicast. Ano po, nandiyan yung mga binulok na ipot ng manok, binulok na tae ng baka, ng kalabaw, halimbawa, mga tae ng hayop na talagang nabulok na. Yun ang magandang ihalo na organic matter dito sa ating lupa para magbalik yung kanyang sustansya. So, ito yung ating lupa na binistay at ito naman yung ating compost na binistay din. So, gaano karami ba ang dapat ihalo natin dito sa lupang ito na spent na siya, halos wala ng sustansya? Ideal ay po yan, mga 20% to 30%. Ano? Para maibalik yung sustansya niya. Mas marami, mas maganda. Siyempre, kung pwedeng 1:1, pwede mo rin gawin yon, lalo na kung marami kang compost dyan sa iyong lugar. Pero minimum yan, mga 20%. So, halimbawa, apat na bahagi ng lupa, isang bahagi ng compost. Okay? O kaya naman, 1:3. Tatlong sukat nito at isang sukat naman nito. Alright? O kaya, dalawang sukat nito, isang sukat nito. Para 33%, one-third na tinatawag. So, yahalo lang natin yan. Anyway, hindi yan eksakto na ano. Pwedeng hindi eksakto. Sabi ko nga, mas marami, mas maganda eh. So, halimbawa, ayan, no? Approximately one-third ng dami nito. Diba? Okay? Approximately one-third siya. So, yeah, halo lang natin yan. Halo mo lang sa lupa na mabuti yung iyong compost para magkaroon siya ng sustansya. Remember, mas maraming compost, mas maraming organic matter, mas maganda. Kung natatakot ka na magkaroon ng grubs o kaya ng mga uod o bulate sa iyong tanim, sa iyong lupa, dapat yung compost ay binibistay para mawala yung mga nabubulok na bagay sa kanya. Kasi yun ang kinakain ng mga bulate, kaya nagpupunta yan sa container mo dahil meron silang makakain doon. Pero kung mga malalaking halaman naman ang itinatanim mo, hindi naman mga seedlings, hindi naman maliliit na halaman, kahit hindi mo masyadong bistayin yung compost, pwede mo na siyang ihalo sa lupa. At pagka nagkakaroon ng bulate yung lupa mo, actually maganda yun eh. Kasi yung tae ng bulate, yun ang tinatawag na vermicast. At masustansya yun sa lupa. So, pag nahalo mo na, ayan, meron ka ng lupa na rejuvenated. Meron na siyang sustansya uli kasi meron na siyang compost na kahalo. Hindi na siya barren, kumbaga, ano, yung wala talagang sustansya na damo lang ang tutubo. So, itong ganito, na binistay ang lupa, binistay din yung, ano, yung compost, pwede mo rin siyang pagtaniman ng buto. Gusto mo, halimbawa, magpasibol ng buto, sa ganitong binistay, pwede rin yan. Mas maganda nga lang kung gagawin mo siya mas buwaghag sa paghahalo ng coco peat. Alright? So, ganyan lang po kasimple kung paano tayo mag-rejuvenate ng ating lupa na
pinagtaniman na kung paano siya bigyan uli ng sustansya. Maraming salamat sa panonood at makita-kita po tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!